Si Marco Sekele lang, straightforward to. Walang cheche-borecho, walang paligoy-ligoy. There's something so toxic about this industry. Anong toxic? A lot. Kasi dito sa industriya na notice ko lang na sobrang competitive ang lahat. Kapag mas successful or something yung partner mo, lalo na pagkay, na-hurt yung mga ego namin eh. Kasi nagkaroon pa ng issue na nanakit ka raw pa. Like, lala talaga mamog. Minesis ko si Jenna, parang, are you really not gonna answer this? Hindi pumapasok sa isip ko na, do I wanna get back with her? You'd consider this trauma? Oo. At saka, duwag din ako. Ayokong humarap ng problema. Kailangan talaga nakainom, ano, para mas lumakas ang loob, mas tumapang. Kapag gusto kong sabihin yung mga kailangan sabihin na nagtitigil ako minsan, mga... Anong naging reaction mo noon nung na-viral yon at na-bash ka ng gusto? Urak na urak. Don't date someone in the industry. Ganun-ganun talaga yung pagkasabi ko. Kaya mukha talaga akong demonyo dun. Buti na lang napunta ko dun sa isang bar sa The Fort at nakita ko siya. Hiniritan ko na, sabi ko baka pwede ko siyang makausap, maka one-on-one. At sabi naman niya, anytime Mama Oaks, tawagan mo lang ako. Ayan na nga, nagkatotoo na, Marcus Patterson. Hello, Marcus! Hello, Mama Oaks. Thank you for having me. Ayan, o. Then, naalala ko si Marcus, diba? Tayo nung araw, lagi tayo magkasama because of Heaven Peralejo na yeah. Parang pinapartner pa kayo nung araw. Oh, okay, Mark Finn. Oo, Mark Finn. Tagal na rin yun, no? Oo. Long time ago. Nababaduyan ka ba mga nung araw? May Mark Finn, may ano? Hindi naman. Kasi, di ba, super fresh pa ako sa showbiz. So parang, natutuwa lang ako sa parang how much people really love teams here. Nagulat ako dun. Pero natuwa naman ako kasi, di ba, first time ko na ma-experience yung fans, yung mga meetups. So yeah, na-enjoy ko naman. Bakit na udlot yun, yung Mark Finn? What went wrong? What went wrong? Even to this day, we're still friends. So parang feeling ko, we just reached our time bilang friends. Kasi, inamin ko naman na niligawan ko siya. Kasi akala ko yun yung next step, eh, di ba? Pag love team, niligawan mo na yung love team mo. Di ba? Tanga ko pa lang. Kung may nararamdaman ka. Oo, before, of course. Gandang bata naman si Heaven. So like, you know, hindi lang nagkatuluyan or nagkaintindihan. So, but yeah, feeling ko yun lang naman yun. But today, we're friends. We're good. Every time we see each other, it's good to catch up. At si Marcos, eh, kilala lang, ano, straightforward to. Walang cheche-borecho, walang paligoy-ligoy. Natandaan mo nung araw na bash ka ng gusto. Yung sa pagde-date na... As a podcast. Never date someone from the industry. Yeah. Don't date someone in the industry. Oo. Yun pa rin ang stand mo ngayon. Yes, honestly. Pero that's just my personal preference. Kasi dito sa industriya na notice ko lang na sobrang competitive ang lahat. And the one thing that you shouldn't be competitive is in relationships with someone. And hindi mo talaga may iwas kung maging competitive sa significant other mo kapag pareho kayong aktor, na pareho kayong naghahanap ng project. Minsan kasi may envy na nagbe-build up. Like, kapag mas successful or something yung partner mo, lalo na pagkay, na-hurt yung mga ego namin eh. At hindi talaga namin maiwasan yun. So, to avoid that, just don't date someone in the same industry, especially in such a competitive industry as showbiz. Ano yan, based sa experience mo? Kaya mo nasabi? I'd say my experience and my seeing of other relationships talaga with my friends na tiranay din nila sa showbiz. Mga love team na hindi rin nag-work out. Pero yeah, yun talaga yung stand ko. Pero never say never, di ba? Hindi naman ako parang alam ko ang lahat. So baka bukas, may love ako sa mga co-stars ko, hindi ko alam. So hindi ka nagsasalita ng tapos? Oo naman, masama naman yun. I mean like, at that time, that was my personal preference. And until now, to be honest, it still is. And nabasa ko pa sa isang comment, you were drunk daw when you said that. Yes, we all were. Grabe. Yun yung premise ng podcast eh. So parang Boys After Dark, parang inuman set siya. Tapos parang lahat kami nag-iinuman. Parang yeah, usapang lalaki lang. Yes, lalaki yun. At totoo. Oo, kasi sensitive topics yung gusto namin itackle. Eh yung episode 1 na yun, talagang hindi namin tinantya yung level ng alak na ininom namin. So grabe, nalasing kaming lahat. Si Anthony, lahat na nila. Kaya parang nawala lahat ng inhibitions. Lahat talaga lalabas sa bibig namin. Pagkatapos ng episode 2, 3, 4, parang sabi ng mga producers namin, chill muna tayo, start tayo slow para mabot tayo sa episode 2, di ba? Pero yun, nag-enjoy naman.
ng kape. So, kailangan talaga nakainom, ano, para mas lumakas ang loob, mas tumapang. Yes, nakakatulong. Pero may mga tao naman doon na naturally confident na ako kasi medyo may pag-introvert ako. Yes, straightforward ako, pero introverted ako in a sense na kailangan ko ng tulong kapag gusto kong sabihin yung mga kailangan sabihin na nagtitigil ako minsan. Mga so, ang tulong ay nanggagaling sa liquor? Pwede rin. Pwede rin sa taong mahal mo. Pwede rin sa mga tropang nagmamotivate sa'yo. Maraming ibang pwedeng, you know, things to help you. Anong naging reaction mo noon nung na-viral yon at na-bash ka ng gusto? Well, hindi ako nagulat. Honestly. In-expect ko na talaga. Sabi ko, shit. Ah, mag-a-assume na naman itong mga to na tungkol kay Jay at to. Eh, alam naman ni Jay na hindi naman para sa kanya yan. Kasi alam niya naman na mahal ko siya. So, ayun. Pero in-expect ko talaga yung bashing. So, lahat ng mga nababasa kong comments, parang manhid na ako dun. Sanay na ako sa bashing. Diba, mamahog? Ilang beses na ako nababash. Oo. Hindi ka na lang ba nagbabasa nun? O... hindi naman din maiwasan makita yung mga comments sa IG o sa Twitter. Minsan di ko na lang binubuksan pag alam kong hot issue naman ako. Pero yeah, hindi naman talaga may iwasan. Meron ka bang pinagsisihan no, na parang sana hindi ko na lang ito nasabi? Ay oo nga, may point sila. Hindi naman. Ang regret ko lang at ang wish ko lang, sana nasabi ko ng mas maayos at coming from place of somewhere that they will understand my point. Kasi yung pagkasabi ko talaga, orak na orak, don't date someone in the industry. Ganun-ganun talaga yung pagkasabi ko. Kaya mukha talaga akong demonyo dun. Kaya I don't blame them for bashing me. Sobra. Pero ano, yung pag-inom ba ni Marcos, nababawasan? Oo naman. I mean, never naman ako nag-umiinom kapag may trabaho ako. Kapag focus na ako sa trabaho, kapag taping ako kumari MWF, hindi ako iinom unless Friday, mag-relax kami na or mag-party kami ng mga friends ko. Depende rin, especially after balance my time with my son, mas priority yung time with Jude kesa sa pagwawalwal. Hindi na ako bata eh. Ama na ako. I have to give him a better example. Kailan mo na-realize na? Sandali, hindi na ako bata. Tsaka may anak na ako eh. So bawas ito, bawas yan. Ano pa binawas mo bukod sa alak? Maraming kaibigan. Maraming kaibigan. Yung mga... kaibigan na hindi totoo. Yes, yung mga... showbiz friends. Hindi sila showbiz. Mga college friends ko na imbis na lifting me up, palagi nag-aaya sa akin mag-inom. Palaging parang provision na lang kasi yung ginagawa nila. So parang nung pumasok ako sa bagong chapter ng life ko bilang father, talagang those are lines you need to cut. Mm-hmm. And I have a good support system with my friends here, showbiz friends and real friends dito man o sa UK. So, yeah. I think the most important thing for me was talagang first time seeing and holding Jude. That's really when my life flipped upside down. Na parang, okay, I need to change everything. I need to fix my life. I need to wake up earlier. I need to work out. I need to focus on work. Uh-oh. I need to earn money. Ang dami talagang papasok sa utak mo eh. And it can be overwhelming. And it was overwhelming, to be honest. Pero kinaya namin ni Jack. We stuck by it. Di mo ba namimiss yung dati? Malalim na tanong yun. Hindi mo namimiss yung dati na mayroong nag-aalaga rin sa'yo. At ngayon, single ka ulit. Or mas naaasikaso mo na yung sarili mo dahil may realization ka na? A bit of both, actually. Nakakamiss din na may maghihintay siya sa bahay. Okay. You know, when you wake up and you tell them about your day or you tell them about your dreams. Nakakamiss din yun. Kasi, I don't know, I'm a relationship kind of guy. But being single for this long has kind of like help me focus more on myself kasi ang dami ko rin faults eh. Ang dami ko rin imperfections about myself na kailangan ko rin iayos. Pero ina-acknowledge ko naman yun, hindi naman ako perfecto, sobrang layo pa nga eh. But I'm just working towards it, becoming a better father and just showing my son the love that he deserves and then some, you know. Pero masaya naman ako, sobra. May mga naghihiwalay na gusto pa rin nilang i-win yung partner nila dahil meron silang realization na mahal ko pa rin pala to. So sa inyong dalawa, parang hindi namin nababalitaan na gusto nyo pa rin ang isa't isa at doon na lang kayo sa bata. So, ikaw ba hindi mo naramdaman? Mahirap sabihin eh, kasi parang hindi naman kami nakikita. Hindi naman kami nag-uusap araw-araw tungkol sa sarili namin, puro tungkol kay Jude eh. Ah, ganun. So, araw-araw naman kami nag-uusap. But tungkol kay Jude, of course. Gusto ko lang na maging masaya siya. At masaya naman siya sa buhay niya ngayon. Busy siya sa work niya. And everything is just, it's going smoothly. Sobrang okay yung co-parenting ano namin. At parang, hindi pumapasok sa isip ko na parang, do I wanna get back with her? Or like, it's just not priority right now for either of us, I feel. Parang mas focus kami kay Jude ngayon. At saka wala ka rin namang nililigawan. Wala naman. For now. Wala. Wala sa isip ko yung manligaw ulit. Oo. You don't consider this trauma? My relationship with her? Not naman si Jay, kundi yung nakaraan mo na parang, oops, masyado pala ako nagmadali. No. I wouldn't consider it trauma, hindi. Learnings, yes. Learnings, yeah.
Pero trauma kasi may pagka-negative intonation yun eh. Anything that happened between me and my past, you know, girlfriends or me, you know. Wala eh, kasi lahat, I take the positives and I take the negatives and I see where I can improve or where I went too much, you know. Para lang maging learnings din lahat. Kasi sometimes you make mistakes, sometimes you have a great day, sometimes you have a bad day. It's just how you handle those situations and yourself and the people around you. Ano natutunan sa buhay kayo ni AJ na akala ko ganun kasimple? Hindi naman pala. Yeah. Dami. Na, well, una, na feeling mo, nag-mature ka ng malaki kasi galing ka doon. Well, sa relationship namin ni Jaya, parang she was the first one to really actually teach me how to love unconditionally. Mm-hmm. And for her, I'll always appreciate that because like, I've only had short relationships, like 1 year, 1 year and a half, na parang, eh, puro honeymoon phase. Mm. Hindi nyo natatakal yung mga serious life relationship problems, serious responsibilities. And I'm glad that it happened with Janelle because we already had that connection, the deep foundation of love and trust for each other. Mm. So nung nalaman namin na we were expecting Jude, like, it wasn't scary na eh. Alam mo yun, parang, kaya natin to. Ang dami na nating napagdaan ng shit. Diba? So, when Jude came, it was just, it wasn't smooth sailing, ha. Of course, mahirap din maging magulang, especially at our age. Yeah. But it wasn't as hard as we thought. It was good. It was fun. At an early age, naging tatay ka. Hinatak bigla yung kabataan mo. Mm-hmm. True. Kasi naging tatay ka bigla. So, ano yung natutunan mo ngayon na parang sa susunod na magkakarelasyon ulit ako, ito na yung sisiguraduhin ko? Mahirap yan. Kasi kung sa susunod kong relationship, I'm sure kasi every love with every person is different. So ayoko i-compare yung mga learnings ko kay Janella to a relationship that I might have in the future. But yung mga basics siguro, yung mga trust. She's the one that taught me how to love unconditionally. Now I know how to be not selfish in a relationship. Pero yeah, I feel like kung magka-relationship man ako in the future, God willing, it goes smoothly. When you say nag-uusap kayo ni Jaya, nag-uusap kayo face-to-face or through text? Through phone. Yeah. Paano kayo nag-ahati kay Jude? Depende sa schedule eh. Ang hirap kasi, well actually kagaling niya yung Hong Kong, di ba? Nag-shoot siya ng movie doon. So, andun si Jude the whole time. That was hard for me. Pero araw-araw naman kami nagpa-video call. Pero they're back now. And I had Jude nung isang araw bago ako nag-Bohol. So, depende talaga sa schedule. Wala kaming set na, hindi naman parang divorce na may visitation rights. Parang kahit kailan, like kapag text ko lang siya, hey, is Jude free today? Can I pick him up? Or, yeah, he stays with me for a week and then he stays with her for a week. Salita lang. Depende sa taping schedule talaga namin. Yun yung importante. So, si Jaya naman nag-update ng mga videos, ng mga happenings ni Jude. Tapos, pag nasa iyo naman si Jude, ako mag-update. Maganda yung co-parenting yun. Sobra, sobra. Paano sobrang yung pinag-usapan yun na ganito dapat? Walang gano'n? Wala nga eh. Parang kung ano na lang inaramdaman niyo. Oo, naging natural lang para sa amin. Sobrang blessed ako sa kanya. As in like, I couldn't ask for a better mother of my child. Sobrang galing niya. Pero wala namang naging issue about the usual problema ng mga Pinoy. Yung sustento. Wala naman. Napag-usapan naman namin lahat ng mga ganong bagay. I mean, yan yung madali. Yung mahirap, yung talagang time minsan. Especially kapag busy sa taping at malayong location, mahirap yun. At hindi naging issue yun? Hindi. Time lang talaga? Yung time lang. Nung nag-shooting ako ng show sa Subic, nasa akin naman si Jude nung time din kasi nagdadar na si Jaya. So, dinadala ako sa set. Ang saya. Tapos nag-Hong Kong siya, dinala niya si Jude dun. So, talagang salitan talaga, depende sa schedule. At least maganda yung setup niya ni Jaya, no? So, what went wrong? Since maganda naman pala yung usapan ninyo ngayon, setup niyo ngayon, but hindi siya noong kayo? To put it simply, it wasn't perfect. Actually, perfect nung nasa UK pa kami. Pero nung bumalik na kami dito sa Pilipinas, parang kasi COVID yung time na yun, di ba? Sobrang delikado eh. Kailangan na namin mag-work, di ba? A lot of reality set in na responsibilities na kailangan palang ganito, ang hirap. Shoot, kailangan pala natin ng yaya, hindi pa tayo nakahanap ng yaya. Ang daming naging problem na it got to a point na we weren't talking anymore. The fights became more frequent. We just decided not to pursue this anymore because it just wasn't helping. And we didn't want to raise Jude in a household na palagi nag-aaway. So we decided to like take a break and see how we feel. And wala, naging perfect yung setup. We started off as really good friends and that's where we're at again now. Yeah. Sa balik na. Yeah, of course. Kasi nagkaroon pa ng issue na nanakit ka raw ba? Oo.
Nakita ko lahat yun, grabe. Parang same time ng podcast na yun. Ang dami nalang sinabi, pero yung pinaka nakakatawa, parang binugbog ko raw siya, kaya kaya kami naghiwalay. Oo. Tapos nag-trending ng sobra, tapos wala lang, medyo... How did you answer that? Parang minessage ko si Jenna, parang, are you really not gonna answer this? Parang, haya mo lang ba na sisiraan yung tatay ng anak mo ng ganyan? Tapos wala, sabi niya, ayaw lang ma-involve, baka tumagal pang issue. Sabi ko, okay, sige, I understand. Pero sinagot mo yun, di ba? Oh, I never laid hands on her. Oh, I never laid hands on her. Hindi naman ako ganung tao. Oh, oh. Sweet boy naman ako. Hindi ko kayang manakit ng babae. Grabe naman. Oh, oh. My father raised me right. And that's what I will always appreciate him. May mga lalaki hanggang bunga nga lang. Hindi sila nananakit. Yeah. Ikaw ba ganun? Hindi rin eh. Pag lalaki, oo. Pero pag babae, hindi ko rin kaya. Hindi ko alam kung bakit. Pero may mga lalaki yung umaalis na lang. Yung ayaw na makipagtalo. Ganun ka? Ganun ako. Yeah, ganun ako. At yan yung pinaka-hate ni Jeya dati. Sobrang hate niya. Nag-uabot ako sobra. Where are you going? Ganun, oh, because ganun. Ayaw mo na ng masyadong away o ayaw mo na lumala. Oo. At saka duwag din ako. Ayokong humarap ng problema. It's one of my faults that I need to fix. Yeah. Ganun din yan. Hindi ka nakaka-resolve ng problem pag galit yung kabilang party. Ina-avoid ko dati. Talagang ina-avoid ngayon, ko. Ngayon, kaya mo nang harapin pag may mga problema kahit hindi sa partner. Oo. Lahat ng problema talagang I realized because I lost Jeya because of my cowardice, you know, my selfishness in a relationship. Yan ang ayokong maulit. Kahit sa friendships or future relationships man lang. Tapos, ayan, mga learnings ko siguro yan. Ngayon, pinatapang ka na ng karanasan mo nung bata. Oh, yes. Oh, may ganung mga bata. Mas nag-mature ka ba ngayon? I'd like to think so. I mean, hindi ko naman ma-judge yung sarili ko, pero I don't know if this is a judgment of maturity, pero hindi na ako ganun kasaya kapag wala yung mga basic na dad things, kung magets mo man yan. Parang si Jude lang talaga yung kasaya ko ngayon. Kung nasa taping ako, parang nawawala ako ng motivation unless nandun siya or naka-video call talaga? Ko siya. Sobra. Hindi ko alam kung bakit. Sa kanya kang umugot ng strength. Malaki nagagawa ng anak. Sobra. Oh. Sobra. Kagwapo yung anak mo, no? Malamang, si Janella yung nanay. Kagamalamang, ikaw din ang tatay. Yeah, pero ang ganda ng mata ni Jude, kay Jeya talaga. Nagawa mo din yung dati, na basa ko yung Help. Ikaw ba nag-compose na? Yes, ako nagsalat. Okay. Anong ibig sabihin ng mga lyrics mo? I need help. Yung unang lyric, I think I'm drunk at noon. What am I to do? Should I sober up or continue? So I wrote this about a time in college where sobrang walwal kami kahit 7 a.m. class, nagbabakat na kami ng Red Horse. Like, lala talaga mamogs, lala talaga college life ko. Before showbiz, before. Na ilang bakit? Depende. Minimum, mga 3 siguro in a day. So hihinto ka lang pag hindi mo na kaya uminom? Yeah, of course. Doon pala? Na kailangan hindi ka rin nagda-drive dahil alam mo maglalasing. O, bata pa naman ako nun. Hindi naman ako nagda-drive dito nang bagong lipat lang ako. Pero yeah, those are the friends na I needed to let go, to grow as a person talaga. But I still like a drink every now and then. Hindi naman talaga mawawala yun. Lalaki naman ako. Pero yung level na yun na walwalan, lasingan, araw-araw. Hindi na. No? Parang nasusuka ko just thinking about it. Kasi naging one of the causes yata yun. Arguments, no, ng fight niyo. Of course, yeah. I mean... Kasi naikwento rin ni Jeya yun sa akin na yung parang natatakot daw siya pag nakainom ka. Yeah. Kasi may trauma na siya sa before eh. So, kahit alam niya naman na hindi ko naman siya kayang saktan, pag nakikita niya akong lasing, pumabalik yung dating nangyari sa kanya, di ba? So, I don't blame her for that. Talagang fault ko naman talaga yung... Wala lang, hilo ko talaga dati umanong. So, pag nakikita niyo akong lasing, wala. Bumabalik yung mga trauma niyo. Sabi nga niya sa akin. Anyway, so, matatagalan pa bago magka-love life si Marcus? Hindi natin masasabi. Are you still looking forward to working with Jeya? I'd love to work with her, yeah. Kasi hindi naman kami nagkatrabaho masyado eh, nung kami. Nag-cameo lang kami sa U-turn once. Tapos we did, well, MMK, doon kami nag-meet. Hindi talaga kami nagka-work. So, I would love to work with her. Oh, para nandun lagi, anak. Para same set, di ba? Wala nang salitan, di ba? Oh, yeah. Pangarap mo yun. Maka-work? Yeah. Mm-hmm. She's one of the actresses I would love to work with. Mm-hmm. Definitely. Mm-hmm. Ano ang maipupuri mo kay Jeya when it comes to being a mom and being partner, yeah. The better question is, what can I say bad about her? There's not much. I don't think there is anything at all. Unang-una, ang galing niyang mama.
I see the way she cares for Jude. I see the way she sacrifices her time, her downtime from work just to spend time with him. Kasi ang bibo na niya ngayon, terrible twos, diba? Hands-on talaga. Hands-on talaga siya. Couldn't ask for a better mother of my child, as I said. And she's an amazing co-parent. She never leaves me hanging talaga. Kapag gusto ko si Jude, pagre-reply naman siya. Pag tumawag ako, gusto ko makita si Jude, sasagot siya. And vice versa. Wala, I'm super grateful for her existence. And nakakatuwa yung ganung nanay, no? Yung hindi idinadamot yung anak. Yung iba kasi ginagamit yung anak para buisitin yung tatay or galitin or magdusa ka dyan. Yeah. Hindi mo makukuha yung anak. Super blessed si na ako. Si Jeya is ano? Hindi talaga. Oh, kasi hindi nga, talaga. Relationship mo yun sa anak mo. Diba? Kasi dyan mo malalaman, si Jeya ay para sa anak, hindi para sa sariling desire. Yeah. And tinan mo naman, mas maganda yung relasyon nyo ngayon. Kukumparin dati. Yeah, it really is. Definitely. Diba? Who would have thought? Marcus, paano mo i-rate yung sarili mo as a dad from 1 to 10? I'd give myself a generous 6, feeling ko. I have a lot to learn, but I'm trying my best. I'm showing him all the love that I can. But I'm not gonna say that I'm more than 6 yet because hindi pa siya teenager. That's when we really find out how we're gonna handle it, diba? Pero sa ngayon, yeah, I think I'm doing a good job. I'm trying my hardest. I'm trying my best. And Jay knows that naman. But yeah, 6 out of 10. Sana lang, ayaw ko maging yung sobrang clingy na tatay. For me, the way I learned all of my lessons growing up is I didn't have strict parents. My mom was strict, pero she left to come back to the Philippines. So kami lang talaga ng tatay ko nung 13 to 14, 15 ako. And then all of the mistakes that I made at such a young age became lessons learned at the same age. So bringing into my life in England, growing up 16, 17, even when I moved here, I already had a basis of right and wrong because of my own mistakes that I made with my own choices. Kasi I've seen a lot of people, my friends and stuff, na they're like 21, 22, but they're still like exploring the wal-wal phase of their life. Na parang grabe, sobrang sheltered, you know, like I don't want to be too sheltered. I don't want to be too hard on my son. Go make mistakes, have fun, learn from it, be safe. Yun lang naman siguro yung philosophy ko. And I'm sure me and Jay agree. Ayaw namin maging sakal kay Jude. And how would you rate Janelle? 1 to 10? Oh, solid 10 out of 10. Honestly. Solid 10 out of 10. Iba kasi kapag nanay, a mom will be the same kind of mom for the rest of her life. And just now pa lang, I can see that she's gonna be an amazing mom to Jude. Hanggang ngayon tataka, mabait ka naman pala. What went wrong? We just weren't meant for each other. Ayun. At least meant kayo bilang parents. Friends and co-parents, yeah. Ikaw ba, bilang young dad, anong pwede mong ipayo sa mga bata na hindi pa nagiging tatay? The first thing is, the most important, I feel, is to not rush things in life. Take it slow. The first thing to always look for is emotional stability, happiness. Be happy. Don't follow what your parents want. Follow what you want. This is your life. These are your dreams. And this is something that I learned. And this is why I'm followed. This is why I'm here in the Philippines, following my dreams, living my best life as a father. For me, I rushed so many things in life. And I made so many mistakes. I hurt so many people. I wasn't able to get retribution from them. So my only advice to any kid out there, whatever you want to do in life, take things slow and appreciate the beauty of the world around you because it's so beautiful, man. The people, the world, your life, it's just wonderful. So don't take it for granted and don't waste your time. And I never really knew what I wanted. I thought it was waste mine.